ang aking dalawang aso, ang makulit. Yon na, wag mong kukulitin si ano, si Lovely. Yon na. Ayan na si Donut. Nagtatahol na si Donut. Nilalabas ko rin pag ano, minsan lang. Kasi nahirapan na rin siyang ano eh, nahirapan siyang umakyat doon sa kulungan. Kasi matanda na eh. Matanda na ba siya? 13 years old na yun. Nauna pa to sa aso niya dyan eh. Yung aso ni Marvin dati dyan na, ano, dyan nakatali. Donut, hindi makalabas. Ala, yun mo to. Si Yuna, gaya-gaya naman ng ano ng damo oh. Minsan, oo. Kasi pag masakit lalo ang dyan ng aso, dapat damo. Minsan nga pinakain yung iyak na iyak si... Yun na, huwag mo nang harutin si Lovely. Asos. Aking dalawang asong makulit. Yuna! Ay, Yuna! Hindi! Huwag mo nang harutin si Ate Lovely. Ay, pasok na si Yuna makulit. Pasok na nga. Lovely, ano yung kinakain mo? Ha, Lovely? Kain nila yung damo. Yung si Yuna gaya-gaya siya kay Lovely. Ginagaya niya. Kain-kain din siya ng damo. Sus, talaga naman ang mga babies na yan. Talaga naman, kala mo naman talaga marunong kumain ng damo. Bebe, ay, alam mo bang yan ang kinakain ni Lovely? Halaman na yata yung kinakain mo, hindi na yung damo. Yun na. Yan yung dalawa kong libang, dalawang asong alaga. Bye, doggies! Bye-bye! Ayan. Ayan, kinakinain talaga niya. Oh. Yan mo naman para siyang kurek. Yan mo naman parang kurek. Oh.
Yuna, Yuna. Tingin ka na kay mama. Ayan, ang damo sa bunganga niya. Balak ka. Para namang totoo talaga, oh. Kumakain ng damo. Magtanim kaya ako ng damo, ipakain ko sa'yo, no? Arte-arte mo sa pagkain, eh. Damo lang pala, oh. Kumakain ka na, oh. Hmm? Kumakain siya ng damo. Ay, Yuna. Ano yan, Yuna? Ayan, yan na yung dalawa kong alaga. Dalawang alagang aso. Yung isa yung kulay brown, si Lovely. 13 years old na yan. Ito namang maliit. Ano? Isang taon, magdalawang taon pa to. Toy poodle itong puti, itong puti. Pero itong isa, bigay lang yan sa amin dati. Bigay doon sa asawa ko. Yan. Dati, dalawa yan eh. Dalawa yan. Alaga siya ng asawa ko. Namatay yung isa. Malaki din yun. Mas malaki yun kay Lovely. Namatay. Ito, nung nagkasakit yung asawa ko, sobrang lungkot niyan. Yung kulay brown, sobrang lungkot niyan. Iyak siya ng iyak. Tapos, ang lungkot talaga niya. May para siyang laging may inaantay. Hindi naman niya nakita na namatay. Kasi hindi naman dito nakaburo. Sa St. Peter kasi nakaburo yung asawa ko. So, lagi siya araw-araw siyang ano, araw-araw talaga niyang inaantay kasi alam niya yung oras ng dating ng asawa ko. Inaantay niya nang inaantay, naawa ako. Dati hindi ako mahilig sa aso. Nung buhay pa yung asawa ko, hindi ako mahilig sa aso. May aso kami pero asawa ko lang talaga lagi nag-aalaga. Nung namatay kasi siya, siyempre wala nang mag-aalaga, wala nang maglilinis sa kulungan. Kumbaga parang napilitan akong mag-ano sa kanila. Magpaligo. Si Lovely pa lang yun. Kasi ito, bago lang to eh. Binili namin to nung namatay itong si Yona. Binili namin nung namatay yung asawa ko. Para may libangan yung mga anak ko. Eh, kami lang dalawa dito maiwan sa loob ng bahay. Kasi si Lovely, yung kulay brown, dito yan sa labas, sa kulungan siya. Ito namang isa sa loob ng bahay. Binili ko to nung namatay yung asawa ko. Kapatid ko ang puno. Kasi nakalungkot sila. Pang ano to eh, pangalawa na tong kulay puti eh, maliit. Una-una talaga yung binili namin na nasa loob ng bahay yung brown din. Toy poodle din siya. Pero nasagasaan kasi nakalabas ng gate. Sinagasaan ng dumaang sasakyan. Kasi pag nakalabas kasi sa gate, ayaw na kaagad, kalasada na kaagad. Kaya yun, wala na. Nakakaawa. Kaya yun, nalungkot ulit yung mga anak. Parang malungkot ulit yung bahay nung matay yung maliit na yun. Ito, binili ng kapatid ko. Kapatid yung namatay, nasagasaan. Pasok na ikaw, Yuna. Halika na, pasok na. Si Lovely naman. Dito yung nakakulong. Yan. May kulungan siya dyan. Minsan na yan lumalabas kasi tandaan na. Nahirapan na siya. Lihingal na. O, halika na, pasok na kayo. Pasok na. Pasok na, Lovely. Hanggang ngayon, inaabangan pa rin niya yung asawa ko. Parang lagi siyang may inaantay. Alam niya yung oras ng uwi ng asawa ko. Tapos inaantay niya. Hinahanap niya lagi. Minsan, pinasok ko sa loob ng bahay. Hinahanap niya yung sa buong sulok ba? Inamoy niya lahat. Siguro, naamoy niya yung kung saan ang asawa ko. Hindi niya alam patay na pala.
Nakakaawa din pala yung mga aso pagka ganun. Matanda na. Hindi ko kasi napaliguan kaya ganun yung balaybo. Hindi ko siya na si Lovely na papaliguan. Dalawang linggo na. Kasi parang siyang matamlay. Kaya hindi ko siya pinapaliguan. Kaya tinan mo yung balahibo. Yan, parang nagbuhol-buhol na. Halika na, pasok na kayo kasi ano na. Kakain muna ako.